everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo na naman ang inyong one and only Mama Mia and yes po, wala tayong mukha for today's video dahil weekend po ito na upload. So kung hindi nyo ito weekend na panood, weekend po ang upload nito kaya wala tayong mukha. Hi naman tayo doon sa mga nakapag-subscribe na sa atin at hindi talaga tayo kinakalimutang suportahan. Syempre panoorin at i-subscribe at huwag na rin mag-skip ng ads. Maraming salamat po. Hi kay May Joy Isugan. Hi May Joy. Maraming salamat. Hi din kay Alda Amasqual, kay Nora Barido Hamandre. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello rin kay Marilo Del Monte, kay Julita Tuyak. Maraming salamat. Hi, Mae Rodriguez. Thank you din. Hi din kay Maria Barbara Abad. Maraming salamat. Jezebel Cometa, ang ating avid listener. Hi din kay Dolor Jacob. Maraming salamat. Jeanette Mariano. Christina Season, thank you so much sa iyong pakikinig. Kay Gail Easy, hi Gail Easy, maraming salamat. Hello rin kay Katie7452, maraming salamat po sa pakikinig. Nako, hello rin kay Frenny Miana, maraming salamat. Rosana, maraming thank you sa iyo. Sheila Arroyo, maraming salamat po. Pati na kay Charlene Baklohan. Noemi Traiso, maraming salamat. Always daw siyang nakikinig sa atin. Maraming thank you talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag na nating patagalin dahil, nako, part 3 na po ito ng kwento ni Isang. At syempre, hindi ko alam kung si J.A. o si Louie. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko alam noon kung ano ang ire-react ko sa mga nangyayari, Mama Mia. Dalawang lalaki ang naghubad ng kanilang t-shirt para ibigay sa akin. Ilang saglit pa ay hindi ko tinanggap yung ibinigay sa akin ni J.A. Bagkos ay kung yung kay Louie ang inabot ko at saka isinuot ko, Mama Mia. Medyo nag-loading ako noon sandali, pero wala akong pakialam dahil na-shock lang din naman ako. Noong tignan ko si El, Mama Mia, ay kita ko talaga sa mga mata niya ang galit sa akin. Siguro nainggit siya dahil hindi binigay sa kanya ni J.A. yung t-shirt nito. Nag-excuse na lang ako sa kanila para mag-CR. Mama Mia, natagalan ako sa CR dahil tingin ako ng tingin sa salamin. Nung biglang may pumasok. Si J.A. pala yun kaya kinabahan nako. Ano sang, masaya ka na? Galit niyang tanong sa akin. Ano? Kaibigan ko pa talaga yung ginagamit mo para pagselosin ako? Sinampal ko siya nung mga panahon na yon at hindi ko na talaga natiis at tumulo na rin ang mga luha sa mga mata ko. Ang kapal ng mukha mo, J.A. For your information, hindi kita pinapaselos. Ano? Ikaw lang ba talagang may karapatang lumigaya? Napaka-selfish mo naman, J.A. Hindi kita pinapaselos. Niwala kang ang narinig sa akin na salita tungkol sa inyong dalawa ni El, di ba? Dahil nirespeto kita. Nirespeto ko kayo at nirespeto ko yung gusto mo. At isa pa, hindi ko naman alam na magkaibigan pala kayo ni Louie. And excuse me, hindi ko ginagamit si Louie para pagselosin ka. Bakit ko gagawin yun? Sino ka ba? Tigilan mo na ako, Sang. Baka gusto mo suntukin ko si Louie. Wala akong pakialam kung kaibigan ko siya. Napaka walang hiya mo talaga, J.A. Hindi kita inaano. Kayong dalawa ni El, hindi ko ginugulo kaya huwag kayong manggulo sa akin. Nabigla ako nung umiyak si J.A. Mama Mia. Sang, sorry talaga. Sorry kung mali ang desisyon ko.
Mali ang desisyon kong piliin si Elle. Tsaka ko lang na-realize na gusto pala talaga kitang ipursu. Nung hindi mo na ako pinapansin. Nung hindi mo na ako binibigyan ng pagkakataon. Tapos lagi ko kayong nakikita ang dalawa ni Louie. Kasalanan mo yan, J.A. Desisyon mo yan, kaya panindigan mo yan. Sang, sorry, Sang. I love you. Sabi niya habang umiiyak. Speechless na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, pero iyak na rin ako ng iyak. Lalabas na sana ako, pero bigla akong hinila ni J.A. pagkatapos ay hinalikan. Ewan ko na lang talaga, Mama Mia. Ewan ko na lang talaga kung bakit pagdating kay J.A. ay parang nakakalimutan ko ang kung ano ang tama at kung ano ang mali. Bakit nakakalimutan ko na galit ako sa kanya? Pagdating sa kanya ay wala talaga akong nagagawa kundi ang gumanti sa mga halik niya sa akin. Mama Mia, uhaw na uhaw din talaga ako sa kanya. At alam kong ganun din siya sa akin. Alam kong uhaw na uhaw din siya. At hindi na nga namin napigilan ang mga sarili namin noong gabing yun. Nag-quickie kaming dalawa sa loob ng CR. Yes, kahit mahirap dahil nakatayo kami, kahit nakakangalay sa mga paa, ay parang wala kaming naging pakialam. Ang importante sa amin noon ay mailabas namin ang aming mga nararamdaman. At oo, may nangyari nga sa aming dalawa ni J.A. Sorry talaga, Lord. Bago kami lumabas ni J.A. ng CR, ay ayoko talagang sumama sa kanya, Mama Mia. Sabi niya, sabay na raw kaming lumabas pero hindi ako pumayag. Isang kondisyon ang gusto niya. Ayaw niya na iisa lang ang kwarto naming dalawa ni Louie. Pero wala na siyang magagawa noon. Dahil nga magtataka ang lahat at magiging malaking gulo kapag umalis ako dun sa kwarto namin ni Louie. Sinabihan ko siya, Mama Mia, na mauna akong lalabas. Pagkatapos lumabas na siya kapag wala na ako. Baka mahalata kami ng iba naming mga kasamahan. Pagbalik ko sa cottage ay nagtanong si Louie kung bakit ang tagal ko raw sa CR. Sabi ko sumakit bigla ang tiyan ko. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si J.A. Tapos si Elle naman, Mama Mia, ay agad na lumapit sa kanya at tumabi at sumandal pa sa kanyang balikat. Pero si J.A. ay napapansin ko na parabang inilalayo niya ang sarili niya kay Elle. Pagkatapos ay tinitignan niya ako. Pero chill lang ako nung mga panahon na yon. Nakikita kong tinitignan nila ako sa peripheral view ko, Mama Mia. Pero hindi talaga ako nagpahalata na nakatingin din ako sa kanila. Wala din akong naramdaman na selos noon, Mama Mia. Around 2 a.m. na kaming natapos sa aming inuman. Hindi ako masyadong uminom nung mga panahon na yon, so hindi talaga ako nalasing. Si Louie naman at si J.A. ay lasing na, Mama Mia. Habang papunta kaming dalawa ni J.A. sa kwarto namin ay inalalayan ko na siya. Pagpasok namin ay humiga agad dire-diretso itong si Louie at natulog. Ako naman ay natulog na lang din. Kinaumagahan, 11 a.m. na kaming nagising dahil may kumakatok na kaibigan ni Louie. Ang sabi nila ay nawawala daw si J.A. Kaya ayon, kaming lahat ay naghahanap sa kanya. Yung baliw na J.A. Mama Mia ay kumuha pala ng sarili niyang kwarto. Hindi pala siya tumuloy dun sa kwarto nilang dalawa ni Elle. Ewan, pero naging masaya ako nung mga panahon na yon. Lalo pa nung nalaman kong hindi sila iisang kwarto na tulog ni Elle. Mama Mia, nagka-issue tuloy doon sa mga kaibigan ni Louie. Kung anong nangyari, nag-away raw ba sila ni Elle? Hanggang sa isang kaibigan nilang babae ang nagsabi na baka nga talaga na agaw na ng iba ang atensyon ni J.A.
Kibit-balikat lamang ako noon at patay mali siya, samantalang si L ay masama ang tingin sa akin. Natapos ang outing na yon na naging okay din naman. Hanggang sa dumating ang birthday ng lola ko. So nandun kami sa bahay, kasama ang mga pinsan kong si Ibyang at si Maymay. Wala si Louie nung mga time na yon dahil nasa ibang city siya at may inaasikasong papeles. Naghanda kami ng konti para sa lola ko. Gusto namin na maging masaya ang lola, Mama Mia, dahil nga matanda na siya at konti na lang ang nalalabi niyang oras sa mundo. Hindi rin naranasan ng lola ko na maging sobrang bongga ang handa ng kanyang birthday. Kaya naman pinagplanuhan talaga namin yung magpipinsan para nang sa ganun ay sumaya naman ang lola. Masayang masaya ang lola ko dahil kumpleto kaming magpipinsan. Nag-umpisa na kaming kumain nung biglang dumating si JA na may dalang dalawang bouquet ng roses, Mama Mia. Nagulat ako kung bakit bigla siyang dumating. Mama Mia, pumunta pala siya ng bahay namin nung nakaraang araw at dun niya nalaman na birthday ng lola ko. Inimbitahan din pala siya ng lola ko, Mama Mia. Happy birthday, Lola! Sabi niya sa lola ko sabay abot ng isang bouquet ng bulaklak. Nako, salamat, JA. Halika na, kumain ka na. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Sorry, Lola. Medyo na late. May nilakad pa kasi ako eh. Nagulat ako nung biglang lumapit sa akin si JA at binigay niya sa akin yung isa pang bouquet. Tuloy ay kinakantsawan kami ng mga pinsan ko at tinutukso-tukso nila kaming dalawa. Sana all, hindi naman talaga niya birthday pero may natanggap din. Alam mo, JA, parang nagugustuhan ka na ng apo ko. Hindi na siya masyadong malungkot dahil ayano, binigyan mo rin siya ng bouquet of roses. Lalo tuloy naging maingay nung pati ang lola ko ay nakisali na sa tuksuhan. Kunin mo na to, nakakahiya. Hindi mo kinukuha yung inaabot ko. Tumahimik ka nga dyan, sabi ko sabay abot ng bulaklak na inaabot niya sa akin. Pero ang totoo ay kinikilig ako nung mga panahon na yon. Pagkatapos naming kumain ay nagligpit din ako at naglinis ng kusina. Nung biglang pumasok ng kusina si JA, Mama Mia, at bigla niya akong niyakap mula sa aking likuran. Ilang saglit pa ay umalis ito, pagkatapos ay bumalik at may dala-dala ng paniyo. Yun pala ay pinupunasan niya ang pawis na nasa aking noo dahil pinagpapawisan na ako nung mga panahon na yon. Ano ka ba naman, Isang? Ayan o, pawis na pawis ka na. Magbihis ka nga doon, ako nang bahala dito. Tumigil ka nga, JA. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka nga rito. Grabe ka naman, Isang. Sabi niya sabay yakap sa akin. Umalis ka dito. Baka kung mag-away pa kayong dalawa ni El, madadamay pa ako. Huwag mo nga akong dinadamay sa magiging problema mo dahil may problema akong sarili ko. Ha? Anong L? Wala nang L. Tinigil ko na ang paliligo ko kay L matapos nung overnight natin. Hindi ko na siya pinapansin. Please, JA, kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag ako ang dinadamay mo dahil okay na ako. Nakaka-get over na ako sa nangyari sa atin. Okay na ako, huwag mo na akong guluhin, huwag mo na akong kulitin. Kasi ang ending naman ito, kukulitin mo ako pagkatapos ay iiwan mo na naman ako. Kaya pwede ba tumigil ka na? Huwag na tayong bumalik pa dun sa umpisa. Isang alam kong mali ako. Pero kaya nga nandito ako dahil tinatama ko yung mga mali kong nagawa sa'yo. Hindi ko na gusto si El. Simula nung wala na tayong communication dalawa, doon ko na-realize na ikaw talaga ang gusto ko. Sorry na, Isang, please. Naguguluhan ka lang, JA. Siguro dahil hindi ka sinasagot ni El, kaya ka naguguluhan ng ganyan.
Umalis ka na dito. Please lang. Grabe ka naman. Alam ko naman na may pagkakamali ako pero hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan? Oo, JA. Oo, yun lang ang pagkakamali mo pero yung lang sa'yo ay big deal na para sa akin. Kaya pwede ba huwag kang magsalita na para bang hindi ako nasaktan? Huwag kang magsalita na para bang alam na alam mo ang aking nararamdaman dahil wala ka sa posisyon ko? Ngayon, kung palagay mo, nararamdaman mo na ang mga nararamdaman ko dati, hindi ko nakasalanan yon. Habang nag-uusap kami ay biglang pumasok sa kusina si Lola. At nung nangyayari sa inyong dalawa? Kung may problema kayo, pag-usapan nyo ng maayos. Hindi yung ang tataas ng boses ninyong dalawa. Hindi talaga kayo magkakaintindihan yan. Hindi na namin namalayan ang pagpasok ni Lola dahil nga sa mainit naming diskusyon. Si J.A. Lola oh. Lola, humihingi lang naman ako ng tawad pero parang ang tigas-tigas ng apo nyo, ayaw akong patawarin. Ikaw isang, ayusin mo nga yung ugali mo. Pumasok ka dun sa kwarto, pumasok kayo dun. Dun kayo mag-usap ng maayos. Para walang makakarinig kung magsisigawan man kayo. Dumiretso ako ng lakad dahil sa inis ko kay JA. Pero sumunod pala si JA sa akin, Mama Mia. Hindi ko siya pinapansin. Pumasok ako ng kwarto ko at pumasok din siya at nahiga na para bang feel at home na feel at home siya. Hindi ko pa rin siya pinansin at kumuha ako ng damit para maligo. After kong naligo ay pumasok ako ulit sa kwarto para mag-retouch Mama Mia. Nandun pa rin si JA nakahiga at papikit-pikit pa talaga. Nagsuot ako noon ng short tapos crop top. Lalabas na sana ako nung biglang nagsalita si JA. Sinong may sabi sa'yong makakalabas ka na ganyan ang suot mo? At sinong may sabi sa'yong pwede mong pakialaman ang suot ko? Sabi ko. Biglang tumayo si JA at hinila ako. Alam mo? Alam ko naman na galit ka sa akin eh. Pero pwede ba wag mo yung gawing dahilan para hindi mo ako bigyan ng chance? Hindi uso ang second chance sa akin, AJ. JA. Alam ko naman kung paano mapawi ang galit at inis mo sa akin. Sabi niya sabay tawa. Alam ko naman kung anong tinutukoy niya, Mama Mia, kaya tinulak ko siya. Pero hindi niya talaga ako binitawan. Lagi pa rin siyang nakahawak sa akin at yakap-yakap pa rin niya ako hanggang sa napaupo na ako, Mama Mia, at nakakandong sa kanya. Hinalik-halikan na niya ako. Ewan ko ba? Nawawala talaga ang lakas ng katawan ko basta si JA na po ang hahalik sa akin. Hanggang sa ayon, nawala na naman ako sa katinuan ko. Gumanti na naman ako ng mga halik sa kanya. Hanggang sa nag-breastfeed na naman siya kahit hindi bata. Mama Mia, nakadalawang rounds pa talaga kami nung araw na yon. Pagod na pagod ako. Pagkatapos naming magbihis, Mama Mia, pagkatapos niyang magbihis ay siya pa talagang pumili ng isusuot ko. Ayoko sanang pumayag na ipag-t-shirt niya ako tapos jogging pants. Pero dahil hindi nga niya ako palalabasin at niyayakap niya lang ako kung hindi ako susunod sa ipapasuot niya sa akin, ay wala akong naging choice. Paglabas ko ay konti na lang ang taong naiwan. At nandoon yung iba kong mga pinsan at kamag-anak na mga lasinggero. Tinawag ng isang tito ko si JA at pinainom niya ito. Pumunta naman doon si JA, Mama Mia, at ako naman ay pumunta doon sa mga pinsan kong si Ibyang at si Maymay para makiinom din sa kanilang iniinom. Mama Mia, after nung birthday ng lola ko ay hindi na ulit kami nagkita pa ni JA. And also wala kaming communication kasi nga hindi ko siya tinitext. Hindi rin naman siya nagtitext sa akin. Pero si Louie, everyday talaga kaming nagkakausap dalawa. Kahit gaano pa kabisi si Louie ay talagang binibigyan niya ng oras ang pakikipag-usap sa akin.
One time, nasa bahay lamang ako. Nagsuscroll-scroll ako ng Facebook ko. And then, may nakita akong isang post na nakatag si JA. Post yon ng isang girl na nakakiss sa cheeks ni JA. Pero ibang babae po ito. Hindi po ito si El Mama Mia. And the caption is, "From Sir to Love Real Quick." Then, in-stalk ko yung babae. Pagtingin ko, Mama Mia, wow, nakabayo ang complete name ni JA. And then, naka-in a relationship status silang dalawa. Nagalit talaga ako nun kay JA. Naiiyak na ako noon na hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Ang kapal-kapal talaga ng mukha ng babaeng to. Nasabi ko sa sarili ko, Mama Mia, hindi na talaga ako magpapadala kay JA. Dahil lagi na lang niya akong sinasaktan. Lagi na lang niya akong binabaliwala sa tuwing nakukuha na niya ang gusto niya sa akin. Gusto kong mag-focus noon kay Louie. Gusto kong ma-fall sa kanya dahil kung gaano ka-red flag itong si JA ay gano'n naman ka-green flag itong si Louie. Inyatid ako ni Louie sa bahay Mama Mia dahil gusto niyang makita at makilala ang lola ko. Bago kami bumiyahe, ay bumili muna kami ng mga pagkain para may pampasalubong. Hindi na lang din ako nag-react kasi hindi ko rin naman in-expect Mama Mia na gagawin yun ni Louie para sa akin. Pagdating namin sa bahay ay nasa labas si Lola at busy sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim. Pagpasok namin ay nagmano ako kay Lola pati na rin si Louie. Si Louie nga pala. Magandang umaga po, Lola. Sabi ni Louie. Magandang umaga rin, iho. Ano? Boyfriend mo na ba to? Tanong ng lola ko. Hindi la, sabi ko naman. Siya nga po pala, Lola. Magpapaalam sana ako kung pwede kong ligawan itong apo nyo. Diretsahang sabi ni Louie. Gusto kong tumakbo noon dahil hindi ko in-expect na sasabihin niya yon at hindi ko alam kung paano ang magre-react. Okay naman, iho. Mabuti nga at nagpapaalam ka. At pumunta ka talaga dito sa bahay namin. Lola, kasi gusto ko talaga na hindi kayo mamroblema. Malinis po ang intention ko kay Isang. Pasok na tayo sa loob, la. Nagugutom na kami. Putol ko sa kanilang pinag-uusapan dahil medyo awkward ako nung mga panahon na yon na parang hindi nila ramdam na nasa gilid lamang ako at nakikinig ng kanilang pinag-uusapan. Hala, pumasok na kayo dun sa loob. Tatapusin ko lamang ito. Lunchtime, may kumain kami. Napakaraming pagkain na binili ni Louie, Mama Mia. Ilang sandali pa ay dumating din ang isa kong pinsan. Sabi niya, iiwan raw niya yung anak niya sa amin dahil may lakad daw sila. Pumayag na rin naman ako dahil wala akong pinagkakaabalahan nung araw na yon. Nasa labas kami at inaaliw-aliw namin yung bata. 1 year old pa pala yung pamangkin ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ako yung sumasayaw-sayaw sa kanya at buhat-buhat siya. Napakabigat niya. Pero tuwang-tuwa naman ako dahil kinakausap din siya ni Louie. Mama Mia, gusto din daw ni Louie na buhatin yung pamangkin ko kaya binigay ko ito sa kanya. Nagpaalam ako kay Louie na pupunta muna ako ng kusina dahil maglilinis ako doon kasi nga si Lola ay natutulog. Ilang saglit pa, nandun ako sa kusina at naglilinis. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa labas. Naabutan kong tulog na si Louie at yung pamangkin ko ay nasa kaniyang dibdib at tulog din. Lou, akin na yung bata para makatulog ka ng maayos. Hala, sorry, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pasok ka dun sa loob, dun ka matulog. Okay lang ba? Oo, bakit naman hindi? So ayun, pumasok si Louie sa kwarto ko at natulog. 4 p.m. nung magising si Louie, pati rin yung bata, kaya nakapag-desisyon akong maglakad-lakad kami sa labas para naman makagala yung bata.
Habang naglalakad kami, Mama Mia, ay kinuha ni Louie yung bata mula sa akin dahil sabi niya, siya na lang daw ang magbubuhat kasi nga medyo mabigat daw yon. Narealize ko nung mga panahon na yun na para kaming mag-asawang dalawa. Ang aming mga kapitbahay ay talagang halos maging giraffe na sa kakachismis at kakamarites ng tingin sa amin. Siguro, Mama Mia, ay nagtaka sila kung bakit ibang lalaki naman ang kasama ko ngayon. Mama Mia, hanggang sa yung isa naming kapitbahay ay hindi na talaga napigilan ng bibig at nagtanong na talaga ng diretso sa akin. Sang, boyfriend mo? Hindi, sabi ko. Akala kasi namin yung si Sir yung boyfriend mo eh. Kasi lagi yung nandito sa bahay ng lola mo, diba? Hindi ko rin boyfriend yon. Noong mga panahon na yon ay namumura ko na yung mga kapitbahay namin sa isip ko. Kasi wala pang kaalam-alam nung mga panahon na yon si Louie tungkol sa aming dalawa ni J.A. Pagtingin ko kay Louie ay taimtim din siyang nakatingin sa akin. Pero hindi ako sumagot sa mga tanong na nandun sa kaniyang mga mata. Pag uwi namin, Mama Mia, ay siguradong sigurado ako na magtatanong si Louie sa akin kaya kinakabahan na ako. Pero sabi ko, sasabihin ko naman sa kanya lahat. Pagdating namin sa bahay, ilang sandali pa ay dumating na rin ang pinsan ko at kinuha na niya yung bata. So doon kami tumambay ni Louie sa labas at nakaupo lamang kami. Hindi nga ako nagkamali. Biglang ang nagtanong si Louie sa akin. Sang, sino ba yung tinutukoy ng kapitbahay niyo kanina sa kanyang tanong? Lou, ang totoo niyan, si J.A. yung tinutukoy niya. Naging kayo ni J.A.? Gulat na gulat niyang tanong. Hindi, hindi naging kami. Hindi naman kasi nanligaw sa akin yun eh. Pero lagi kaming magkasama. At nung mga time na yon, lagi siyang gumagala at pumupunta dito sa bahay namin. Kaya pala nakakapansin ako sa inyong dalawa na parang may something sa inyo. Noon pa yon, Lou. Wala na akong pakialam sa kanya ngayon. Sigurado ka ba? Yes, siguradong sigurado. Sagot ko, Mama Mia, na hindi ko malaman kung sino ang kinukumbinsi ko sa sagot ko na yon. Kung si Louie ba talaga o ang sarili ko rin. Dahil hindi ko alam nung mga panahon na yon, Mama Mia, kung talagang sigurado ba ako na wala nang namamagitan sa amin ni J.A. Naligo kami ni Louie sa sapa dun sa amin kasama yung mga kaibigan ko. Nagbaon kami ng maiinom tapos nagbaon din kami ng mga pagkain. Nasa tubig ako noon at nakalublob at sumunod din si Louie sa akin. Matik na akong kumarga sa kanyang likuran, Mama Mia, habang nag-uusap kami. Nandun kami sa gilid na may malalim at may malaking bato. Nakaupo kami. Sang, manliligaw ako sa'yo ha. Diretsahan niyang sabi na hindi ko magawang sagutin. Sige na Sang, pumayag ka na. Magpaalam ka kay Lola. Kung papayag ang lola ko, edi papayag na rin akong magpaligaw sa'yo. Sabi ko habang tumatawa dahil wala naman akong ibang maisip na isasagot. Yun lang pala eh. Magpapaalam ako sa lola mo ha, kapag nakauwi tayo. Pagdating namin sa bahay ay tinotoo ni Louie ang kanyang sinabi. Agad siyang nagpaalam sa lola ko. Grabe talaga ang fighting spirit nitong si Louie, Mama Mia. La, magpapaalam sana akong manliligaw ako ng totoo kay Isang. Wala namang problema sa akin, iho. Basta ba, totoo at ang intention mo sa apo ko. Basta gusto ko ha, makatapos muna ng pag-aaral yung apo ko. Wala namang problema la, seryoso naman po ako sa apo niyo eh. Ewan ko kay Isang kung seryoso rin ba siya sa akin. Uy, anong tingin mo sa akin? Bakit ganyan ang mga tanong mo? Wala. Tumahimik ka nga dyan, Louie. Sang, ikaw ang tumahimik ka. Yung ugali mo talaga, para kang bata, sabi ng lola ko.
joke lang naman yun la. Mag-usap kayong dalawa, aalis muna ako. Ayan, wala ka ng takas ha, dahil pumayag na si Lola. Kaya payag ka na rin magpaligaw sa akin. Oo nga, mula ngayon, love na ang tawag ko sa'yo. Huwag ka nang pumalag dyan. Pwede pala yun, kahit hindi pa tayo, may endearment ka na sa akin. Pwede yun, dyan din naman tayo tutuloy eh. Tinotoo nga ni Louie ang kanyang sinabing manliligaw siya sa akin, Mama Mia. 2 months siyang nanligaw sa akin. 2 months din akong hindi nakabalita kahit na ano mula kay JA. And then there's one time, sinama ako ni Louie sa kanilang overnight kasama ang mga workmates niya, Mama Mia. Hindi din naman ako na OP kasi may mga kasama din namang girlfriends yung mga kasamahan niya. Around 5 p.m. nandun na kami sa cottage at nag-uusap-usap na kami habang nagpe-prepare yung mga lalaki ng aming mga makakain. Nung biglang may dumating na mga bisita na nakamotor din. Marami po sila noon, Mama Mia. Nung nakita akong naka-uniforme sila, alam kong mga pulis sila. Kinabahan ako dahil baka nandun si JA. Ayoko sana siyang makita ulit, Mama Mia. Ilang sandali pa ay lumapit na yung mga pulis dun sa cottage na malapit lang din sa amin. Ang iingay nila. Binaliwala ako sila at nag-focus na lang ako sa pakikipag-usap dun sa mga girlfriends din ng mga workmates ni Louie. Mama Mia, nung prepare na ang mga pagkain namin ay kumain na kami. Kapag magkasama kami ni Louie, yung pagkain talaga ay hindi mawala-wala. At kapag kumakain kami ay talagang nagsusubuan kaming dalawa. Sinusubuan ko siya at sinusubuan din niya ako. Pagkatapos ay napalingon ako dun sa kabilang cottage at talagang napamura ako nung makita ko si JA na nakatingin sa amin. Kinakabahan ako, Mama Mia, dahil nakaramdam ako ng pagka-miss sa kanya. Kaya nga ayoko siyang makita dahil gusto kong mahulog muna ako kay Louie bago ko makita ang pagmumukha ni JA. Ilang sandali pa after naming kumain ay nagkita rin si Louie at si JA at nag-usap silang dalawa. Imbis na iiwas ako, Mama Mia, dahil gusto kong pumunta noon sa room namin ni Louie, ay na kay Louie pala yung susi kaya wala akong naging choice kundi lumapit sa kanya. Kinuha ko yung susi, Mama Mia, nang hindi ako tumitingin kay JA. Nagbihis ako ng panligo kong attire. Paglabas ko, Mama Mia, ay nandun na pala ang mga pulis kasama sina Louie at nag-iinuman. Lumapit ako at umupo ako katabi ni Louie at inabot ko sa kanya. At inabutan ako ng isang pulis ng baso. Shot ka muna, ma'am. Ang puno naman ito. Nagmamadali ba tayo? Biro ko naman. Oo, nagmamadali tayo. Gusto naming sumunod ka dahil kanina pa kami tumatagay dito eh. Sabi naman nung nag-abot sa akin ng baso. Nagpaalam ako, matapos kong tunggain yung baso ay nagpaalam ako kay Louie na maliligo muna ako. Pero yung baliw, Mama Mia, ay ayaw pa talaga akong paalisin. Nung tumayo ako ay tumayo din siya, sabi niya, sabay na lang daw kaming maliligo. Pinagtitinginan kami ng mga kasamahan nila kaya nahiya ako. Siyempre, kapag naliligo kasi kaming dalawa, ay niyayakap ko talaga siya mula sa likod kasi umaangkas ako sa likod niya. Lou. Oh. At hinarap niya ako. Sinasagot na kita. Wala sa isip ko noon na sagutin agad si Louie, Mama Mia. Pero ewan ko kung bakit bigla kong nasabi yon. Natulala naman si Louie sa mga nasabi ko. Uy, Lou! Sinampal ko siya ng mahina para magising. Ha? Sabi ko, sinasagot na kita. Hindi ba ito panaginip, love? Baka na nanaginip ka, sabi ko habang tumatawa. As in love, tayo na? Oo nga, paulit-ulit. Bakit ayaw mo?
Siyempre gusto. Pagkasabi niya noon ay agad niya akong niyakap. Pagbalik namin sa cottage ay magka-holding hands na kaming dalawa, Mama Mia. Si JA naman ay titig na titig lang sa amin. Bahala siya dyan. Wala akong pakialam sa kanya. Nagpatuloy ang inuman hanggang madaling araw. Bago matapos ang inuman, Mama Mia, ay lasing na si Louie. Ako naman ay hindi rin masyadong lasing dahil pass lang naman ako ng pass kapag binibigyan nila ako ng baso. Si JA nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay medyo lasing na rin. Pumasok na kami sa kwarto and first time kaming nagkatabi ni Louie sa pagtulog. Magkayakap lamang kaming dalawa hanggang sa nakatulog na siya. Ako naman ay hindi makatulog nung mga panahon na yon, kaya lumabas muna ako para magpahangin, para magmuni-muni dun sa may buhanginan. Tatayo na sana ako ilang sandali ang nakalipas pero biglang dumating itong si JA. OMG, bakit siya nandito? Ayoko pa siyang kausapin. Ayoko pa siyang makita at makasama. Sang, pwede ba tayong mag-usap dalawa? Ano naman ang pag-uusapan natin, JA? Sorry talaga, Sang. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Sabi niya habang umiiyak. Uy, baliw. Huwag kang ang umiiyak dyan. Okay lang naman talaga eh. Sabi ko habang tumatawa ng plastic. Kung okay sa'yo, sa'kin hindi. Okay na, JA. Wala nang problema. Sang, kung pwede pa, gusto ko sanang magbalikan tayong dalawa kung ano tayo dati. Sa ngayon, Sang, gusto kong liligawan kita. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Bagkos mga luha ko ang naging sagot ko sa kanya. Nababaliw ka na ba, JA? Seryoso ako, Sang. This time, seryoso na talaga ako sa'yo. Sorry, JA. Sorry, pero late ka na. Kami na ni Louie, and mahal na mahal ko na siya. Alam mo, JA, noon, umaasa talaga ako na magkita tayong dalawa dahil mahal pa kita eh. Pero ash, umaasa ako na gagawa ka ng paraan para magkita tayo dahil mahal mo ko. Pero assuming ling din pala ako. Akala ko lang pala na mahal mo ko. Kasi the way you treat me, pakiramdam ko ay may nararamdaman ka sa akin pero tanga lang siguro talaga ako, JA. Kasi kahit alam ko na may iba ka naman gusto at may iba kang inaantay, ay nagpapakatanga pa rin ako sa'yo. Nagpapagamit pa rin ako. Nung birthday ng lola ko, akala ko magiging okay na tayo. Kasi may nangyari sa atin nun, di ba? Pero hindi rin pala. Iniwan mo ako. Hindi ka nag-chat, hindi ka nag-text. Nung lagi mo akong iniiwan, laging nandyan si Louie. Siya ang laging nasa tabi ko. Siya ang laging umaalalay sa akin. Siya ang laging nag-cheer up sa akin. Sa mga panahong kailangan na kailangan kita, si Louie ang laging nandyan. Sang, tanggapin mo ako ulit, please. Grabe na ang iyak niya nung mga panahon na ito. Sorry, JA. Siguro kung noon ka pa nagsabi, siguro pumayag ako. Pero ngayon, ayoko na, JA. Tama na yon. Tama na yung ilang buwang pagpapakabaliw ko sa'yo. Tama na yung ilang buwang pagtitiis ko sa'yo. Sang mag-aantay ako sa'yo. JA, huwag ka nang mag-antay. Ako na mismong nagsasabi sa'yo, huwag na. May ibang babae pa naman dyan eh. Sigurado naman ako may ibang mga babaeng nagkakandara pa sa'yo. Sang, pwede bang last hug bago tayo maghiwalay dito? Mama Mia, hindi na ako nag-antay na siya ang unang yumakap sa akin. Ako na ang yumakap sa kanya at iyak ako ng iyak nung mga panahon na yon. Sana, Sang, sana dumating ang panahon na pwede ulit tayo. Sana, kapag pwede ka na, pwede pa tayo.
Sige na, J.A. Alis na ako, papasok na ako ng kwarto namin. Kinabukasan, Mama Mia, ay maagang maaga kaming nagising ni Louie. Kasi gusto kong maabutan namin ang sunrise habang nakatayo kami sa may tabing dagat. Nag-backhug siya sa akin nung mga panahon na yon. Ilang minuto din kaming nakatayo sa harap ng dagat at nakatingin sa sunrise. Pagbalik namin sa kwarto namin ay nakasalubong namin si JA na magang-maga ang mga mata niya. Ngumiti lamang siya sa amin and then tinignan niya ang mga kamay naming dalawa ni Louie na magka-holding hands nung mga panahon na yon. Pagkatapos ng outing na yon ay umuwi na kami at hinihatid na ako ni Louie sa boarding house. And then umalis din naman siya agad para may duty pa raw siya. Mama Mia, nung naging kami ni Louie ay mas lalo siyang naging sweet sa akin. Lagi niya akong pinapadeliveran ng pagkain and then paminsan-minsan ay bigla-bigla na lang siyang sumusulpot sa boarding house na may dala ng bouquet of flowers. Ako naman, Mama Mia, ay talagang paminsan-minsan ay nagpapababy din sa kanya. May one time na nandun siya sa boarding house at nakahiga habang nagsiselfone siya. Tinatawag-tawag ko siya pero tinitignan lang niya ako. Ako naman, Mama Mia, ay biglang lumapit sa kanya at umiyak sa kanyang harapan. Hindi mo na ba ako mahal, Lou? Sabi ko habang umiiyak. Ano? Anong nangyayari sa'yo, love? Hindi mo na ako mahal dahil hindi mo na ako pinapansin. May iba ka na siguro. Eto naman talagang mahal ko, oh. Nagpapabebe. Umiiyak pa rin ako nung mga panahon na yon. Lika nga rito, pakis nga. Mama Mia, kapag naaalala ko yung pagpapabebe ko ay napaka-cringy talaga sa feeling. Lumapit naman ako sa kanya at naghalikan kami. Ikaw talaga, love. Talagang namumuro ka na sa akin, ha? Tumitingin-tingin lang naman ako ng mga videos dito. Subuan mo naman ako, Lou, sabi ko. At kinis ko ulit siya. So yun, hindi na siya pumalag at sinubuan niya ako habang nagsiselfone pa rin siya. Mama Mia, ganun ka-sweet sa akin si Louie. Kaya siguro, madali din akong naging kampante sa kanya. Magdali ko rin naramdaman na mahal ko siya. Isang araw, nag-aantay ako ng masasakyan ko dahil pupunta ako ng boulevard at gusto kong gumala. Tapos may mga sasakyan doon na hindi nagpapasakay lalo na't mag-isa ka lang. Ilang sandali din akong nag-antay, Mama Mia, hanggang sa may tumigil na sasakyan sa harap ko. Hindi ko alam kung kaninong sasakyan yon pero nung bumaba yung window ay si J.A. pala. Saan ang punta mo, Sang? Nagulat ako, Mama Mia. Pero na-realize niya ata na parang malambing ang pagkakasabi niya kaya binago niya. Sang, saan ang punta mo? Sa boulevard ako, sabi ko na medyo awkward ang pakiramdam. Sabay ka na sa akin, dun din naman ang punta ko para kumain. Huwag na nakakahiya. Sasakay na lang ako ng pampasaherong rela. Huwag ka nang mahiya, para ka naman ngayon pa eh. So yun, sumakay na lang ako, Mama Mia. Buti na lang at nakapag-save ako ng pamasahe at pwede kong pangkain dun sa boulevard. On the way sa boulevard ay tahimik na tahimik kaming dalawa. Pagdating namin ay nag-thank you agad ako sa kanya and then aalis na sana ako nung bigla niya akong tinawag. San ka pala, Sang? Hahanap ng makakainan. Sinong kasama mo? Ako lang. Pwede bang sumabay na lang ako sa'yo? Okay, sige. Gusto ko sanang humindi, Mama Mia, pero ayoko namang ipakita sa kanya na affected pa rin talaga ako. Ewan ko talaga itong si J.A., Mama Mia. Ewan ko kung talagang sinasadya niya, pero dun kami kumain sa lagi naming kinakainan noon kapag magkasama kaming pupunta ng boulevard
pagkatapos naming mag-cuddle-cuddle at may mangyari sa amin dun sa boarding house ko. Ma'am, sir, ngayon pa kayo nakabalik ka? Sabi nung may-ari. Oo, ate, medyo matagal-tagal na rin ano? Sir, ilang taon na pala kayo ni ma'am? Mama Mia! Sasagot sana ako pero inunahan ako ni J.A. Malayo pa kami sa katotohanan. Awkward niyang sabi, sabay ang awkward niyang tawa. Okay sige, enjoy na lang kayo sa date niyo, ma'am sir. Ngumiti na lamang ako. Pagdating ng pagkain namin ay cellphone lang ako ng cellphone dahil nag-a-update ako noon kay Louie. Tapos itong si J.A. Mama Mia ay ayaw talaga niya na nagsi-cellphone kapag kumakain. Sabi niya ay hindi raw maganda yun at parang insulto raw yun sa grasyang bigay ng Diyos. Sang, ano, magsi-cellphone ka na lang ba dyan at hindi ka na kumain? Sandali nga. Mamaya na yung cellphone. Huwag kang mag-alala kay Louie. Sinabihan ko na siyang magkasama tayo. Baliw ka! Bakit? Gusto mo bang itago natin sa kanya yung pagkikita natin ngayon? Sabi niya habang tumatawa. Baliw ka talaga, J.A. Mamaya na nga yung cellphone, kumain na muna tayo, sabi niya. Pagkatapos naming kumain, Mama Mia, pupunta sana ako ng seaside para umupo-upo pero itong si J.A. ay gusto talagang sumama lagi sa akin. Wala ka bang ibang lakad? Bakit gustong-gusto mong sumusunod at bumubuntot sa akin? Wala. Okay. Pero pwede ba, huwag kang bumuntot sa akin kasi gusto kong mag-me time ngayon eh. Okay, sige, alis na lang ako. Naglalakad-lakad ako papuntang seaside at nagmumuni-muni ako, Mama Mia, noong hindi ko namamalayan na meron palang mga kabataan sa gilid na umiinom. Hindi naman kasi masyadong kita kasi nga madilim na nung mga panahon na yon. Ilang saglit pa ay may lumapit sa akin at gusto raw magkipagkilala. Tapos nakainom na yung taong yon, Mama Mia. Medyo nakaramdam ako ng takot at tumayo na ako at dali-dali akong naglakad palayo. Pagdating ko sa may kanto ay hindi ko namalayan na may sumusunod pala sa aking tatlong lalaki na may bit-bit na mga bote at naiiyak na ako nung mga panahon na yon. Pero kinakalma ko ang sarili ko, Mama Mia. Kahit na kinakabahan ako ay kinakalma ko pa rin hanggang sa hindi ko na talaga napigilan at bigla akong tumakbo. Mama Mia, tumakbo din yung mga lalaki. And ang worst pa ay binabato nila ako nung boteng dala nila at nasugatan pa talaga ako sa paa dahil nga sa bubog na tumapon sa akin. Iyak ako ng iyak habang tumatakbo pa rin ako, Mama Mia. Dun lang ako tumigil nung makarating na ako sa may plaza. Tinawagan ko agad si J.A. at sobra ang pag-iyak ko nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung bakit si J.A. ang tinawagan ko, Mama Mia. Nag-alala din si J.A. sa akin at agad niya akong sinundo dun sa may plaza. Pagbaba pa lang niya ng kanyang sasakyan ay tumakbo na ako papunta sa kanya at agad-agad ko siyang niyakap ng pagkahigpit-higpit habang umiiyak ako. Hinihatid niya ako sa boarding house pero kahit nakarating na kami sa boarding house ay iyak pa rin ako ng iyak. Nakakatroma kasi talaga yung nangyari sa akin. Akala ko talaga noon, Mama Mia, ay maaabutan na ako nung mga lalaking yun at magagawan na nila ako ng masama. Huwag ka nang umiyak, Sang, please. Natakot talaga ako, J.A. Nakakatakot. Sabi ko naman sa'yo, nasasamahan kita eh. Asan yung sugat mo? Halika, gamutin natin. Wag, masakit. Hindi pwedeng hindi natin yan gagamutin. Ilinisan muna natin yan. Tapos gagamutin natin at baka magka-impeksyon ka pa. Dahan-dahan lang ha, sisipain talaga kita. Ikaw pa nga itong gagamutin tapos sisipain mo pa ako. Mama Mia, dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ko at ginamot niya yon. Hindi pa rin ako kumakalma nung mga panahon na yon dahil takot na takot pa rin talaga ako.
Si J.A. Mamma Mia ay pinagbawalan niya akong pumunta doon sa boulevard kapag ako lang mag-isa. Sabi niya, hahanapin niya raw yung mga kabataan na gumawa sa akin noon. Yung mga kabataang humabol sa akin. Ilang sandali pa matapos niya akong gamutin ay umuwi na lang din si J.A. Kinabukasan, pagkagising ko ay nandun na si Louie. Nagulat ako, Mamma Mia, kung bakit nandun siya sa tabi ko at titig na titig sa akin. Nandito ka pala, gulat kong sabi. Love, anong nangyari sa'yo kagabi? Tinapunan ako ng bote ng mga tambay. Tumambay lang naman ako dun sa seaside eh. Pero sandali nga, paano mo nalaman na may nangyari sa akin kagabi? Sinabihan ako ni J.A. Kaya nga dali-dali akong pumunta dito eh. Sabi niya kasi may sugat ka raw. Maliit lang naman to, love. Malayo sa bituka. Sabi ko, pero naisip ko, Mamma Mia, kagabi ay iyak ako ng iyak. Siguro hindi dahil sa sugat yon, kundi dahil sa sobrang tromang naramdaman ko. Tumayo ka na dyan, kumain ka na, may dala akong Jollibee. Subuan mo ako, sabi ko. Eto na naman siya, nagpapabebe na naman po. Akin na nga lang, ako na lang kakain, ang OA mo naman. Joke lang naman, love. Ikaw talaga, hindi ka mabiro eh. Mamma Mia, ewan ko. Pero kahit na ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay kinakabahan, ay nakalma ko dahil may dalawang lalaking nag-aalala sa akin. Hanggang sa sumapit ang birthday ng pinsan ko, Mamma Mia. Let's call her Ate Ren. So dahil nga birthday niya nung mga panahon na yon at sakto namang wala akong pasok, ay umuwi ako sa amin. Isasama ko sana si Louie pero busy siya nung mga panahon na yon. Pagdating ko dun sa lugar namin ay 6 p.m. na yon at maingay na dahil nagbibidyoke sila tapos nag-umpisa na rin ang inuman. Kahit hindi pa nag-umpisa yung kainan, ay nauna nang uminom yung mga lasenggo't lasenga doon. Sakto-sakto lang naman ang dami ng tao dahil family gathering lang naman yon at iilang bisita na mga kabarkada ng birthday celebrant. Sa ilang saglit pa ay nag-umpisa na ang kain at kumain talaga ako ng marami dahil gutom na gutom ako. Pagkatapos kong kumain ay tinawag ako ni Ate Ren. Sabi niya, Mamma Mia, may ipapasundo daw siya sa akin sa labas. Busy raw siya at gusto raw niya na ako na lang ang sumundo. Mamma Mia, may bisita pa raw talaga siya. Sang, puntahan mo naman yung bisita ko sa may kanto. Sunduin mo, please. Busy kasi talaga ako eh. Okay, sige ate, no problem. Paglabas ko, Mamma Mia, ay naglakad-lakad ako papuntang kanto. Pagdating ko doon ay may nakita akong dalawang lalaking nakamotor. Hindi ko naman nahalata kung sino sila at hindi ko mamukhaan kasi nga parehong naka-helmet. Kuya, kayo po ba yung bisita ni Ate Ren? Oo. Ah, okay, sige. Straight lang kayo dyan, kuya. Dun sa may unahan tapos may green na gate, yun na yun. Sumakay ka na lang, sabi nung isa. Okay lang ako, kuya. Malapit lang naman eh. Sumakay ka na para mabilis tayong makarating. So ayun, sumakay na lang din ako at umangkas dun sa isa, Mamma Mia. Pagdating namin doon ay bumaba na ako ng motor at inantay ko silang magtanggal ng kanilang helmet. Tapos nagulat ako dahil si J.A. pala yung pinag-angkasan ko. Ikaw pala yan? Sabi ko. Ano naman kung ako? Wala. Kanina kasi hindi ka sumasagot eh. Anyway, salina kayo. Pasok na kayo. Pagpasok nila ay pinakain agad sila ng ate ko. Nagulat pa yung ibang mga relatives namin dahil nandun si J.A. Akala ko, Mamma Mia, ay si J.A. ang chatmate ng ate ko pero hindi pala. Yung kanyang kasama pala. After na nilang kumain ay
sumama na sila sa amin at nakiinom na rin sa labas dahil nagbe-video kay kami nung mga panahon na yon. Hindi ko masyadong pinapansin si JA kasi nga iniiwasan ko na siya, Mama Mia. Nag-chat din ako kay Louie at pinapasunod ko siya. After ng ilang minuto ay dumating din si Louie. Eto talagang si Louie, kahit maraming tao ay kakaiba talaga ang lalaking ito. Hindi man lang nahihiya na ikiss ako kahit sa harap ng maraming tao, Mama Mia. Kinis niya ako sa forehead tsaka sa lips at yun na nga, pinagkakantsawan kami ng mga taong nandoon. Paglingon ko sa kinaroroonan ni JA ay nandun siya at nakayuko lamang, Mama Mia. Hinayaan ko na lamang siya. Iniisip ko na lang na hindi na dapat ako mahiya dahil si Louie naman ang boyfriend ko. Hanggang sa ma-assign sa ibang syudad si Louie. Pinagpaalam niya ako kay Lola na isasama niya raw ako doon, Mama Mia. Buti na lang at pumayag ang lola ko. Habang nasa biyahe kami ni Louie, Mama Mia, ay kung ano-anong pinag-uusapan namin. Pagdating namin doon ay nakabook na pala siya ng hotel, kaya inihatid niya muna ako doon para raw makapagpahinga ako. Aalis daw muna siya at may duty siya. 8 PM daw ang out niya. Pag alis niya ay nakatulog ako. Pagkagising ko ay madilim na at 6 PM na yon. Medyo nabubore ako nung mga panahon na yon at nagutom ako, Mama Mia. Kaya naman, nagbihis ako at umalis. Nag-text ako kay Louie, sabi ko, maggagala na muna ako. Maglalakad-lakad sa labas. Habang naglalakad ako ay may nakita akong isang kaibigan ko, Mama Mia, na kasama ko noon na mag-rides-rides kapag kasama ko ang mga pinsan ko. "Oy, nandito ka pala! Sino kasama mo?" tanong niya. "Yung boyfriend ko." "Wow, may boyfriend na ang friend ko." "Siyempre! Libre mo naman ako, nagugutom ako eh," sabi ko sa kanya. "Ikaw talaga napaka-feeling mo. Sana hindi na lang tayo nagkita. Napapagastos patuloy ako sa'yo." Nilibre ako ng friend ko na yon, Mama Mia, kahit na may pagkaburaot yon, ay napilit ko naman siyang ilibre ako ng pagkain. Tumambay muna kami sa 7-Eleven at nag-uusap at binabalikan yung mga nakaraan namin. Dahil nga ako ay mahilig sa chika, Mama Mia, hindi ko na malayan yung oras. Bumili siya ng Red Horse at dun kami uminom sa labas ng 7-Eleven. "Baka hinahanap ka na ng asawa mo," sabi ko. "Baliw, wala nga akong girlfriend, asawa pa." "Oh, kawawa ka naman." Patuloy kaming nagchichikahan nung biglang dumating si Louie. Biglang tumawag si Louie. "Nasaan na raw ako?" Pagtingin ko sa orasan ay 9 PM na pala. Sabi ko, Mama Mia, babalik na ako. Nandun lang ako sa may 7-Eleven dahil nakita ko yung kaibigan ko. Pumayag naman si Louie na magbanding muna kami ng kaibigan ko. 11 PM na, hindi pa rin ako nakakabalik, Mama Mia. Kasi nga, itong kaibigan ko na to ay close na close ko at hindi kami nauubusan ng mapag-uusapan. Noong tinignan ko ang cellphone ko ay marami na palang tawag si Louie na hindi ko nasagot at na-silent ko pala ito kanina. Ang dami-dami na rin niyang text sa akin at galit na siya. So kinakabahan na ako noon at dali-dali na akong nag-aya sa kaibigan ko na uuwi na kami. Inihatid ako ng kaibigan ko, Mama Mia, kasi nga nakamotor siya nung mga panahon na yon. Pagdating ko sa hotel ay nasa labas pala si Louie. Kinakabahan ako nun, Mama Mia. Naguguluhan ako kung papasok ba ako sa loob. First time ko kasi na ma-receive ang mga galit na galit niyang text sa akin. Alam kong pagagalitan niya ako. Kinakabahan ako dahil first time yung mangyayari pero wala akong choice kaya dahan-dahan na akong pumasok. "Sana hindi ka nalang umuwi, Sang." Galit na galit siya. Sang na kasi ang tawag niya sa akin. Pangalan ko na. Hindi na love, kaya alam kong totoo na ang galit niya na yun.
Sorry, Lu. Ewan ko na lang talaga sa'yo, love. Sorry talaga, Lu. Natagalan lang naman kami dahil na-enjoy akong kausap siya eh. Hindi ko na malayan yung tawag mo. Nakasilent pala yung phone ko. Niyakap ko siya. Pasalamat ka na lang talaga at mahal kita. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. Ang baliw! Naluwi Mama Mia sa halik-halik niya sa akin at sa yakap-yakap niya sa akin ay may nangyari talaga sa amin nung gabing yon. First time po na may nangyari sa amin. Kahit kasi ilang buwan na kaming magkarelasyon ay hanggang pagtabi lang naman kami sa kama at magkayakap na natutulog at halik lang naman. Hindi naman kami umaabot sa bonggang-bongga na yun talagang naghuhubaran na. First time yung nangyari. Mama Mia, pakiramdam ko ay parang unang beses ko ulit nakipagtalik. Grabe kasi talaga ang laki nung kay Louie. Oh, malaki din naman yung kay JA pero walang binatbat yon kung ikukumpara yun kay Louie. After na may nangyari sa amin ni Louie ay mas naging sweet pa siya sa akin. Then bigla niyang sinabi sa akin, Mama Mia, na gusto na raw niyang magka-baby kaming dalawa. Ako naman noon ay nakapag-sign of the cross pa dahil hindi pa ako ready. Dahil sabi ko nga sa kanya, ang pangarap ng lola ko sa akin ay makapagtapos muna ng aking pag-aaral. Tumawa na lang siya at sabi niya, biro lang naman daw yon. Baka raw lumusot ang kaniyang pakiusap. Mama Mia, mabilis ang panahon hanggang sa mahigit 1 year na ang relasyon naming dalawa ni Louie. At dito na nga nag-umpisa ang lahat. Actually ngayon habang tinatype ko ito ay umiiyak pa rin ako. Hindi ko pa rin talaga napipigilan ng sarili kong maiyak sa mga pangyayari. Mama Mia, habang tumatagal ang relasyon naming dalawa ni Louie ay unti-unti naman din siyang nagbabago. Paminsan-minsan na lang siya akong mag-update sa akin. Literal talaga na he fell first but she fell harder. Mahal na mahal ko na si Louie nung mga panahon na yon. Focus na talaga lahat ng atensyon at pagmamahal ko sa kanya at binigay ko na sa kanya lahat maging mga personal kong account kahit hindi niya hinihingi. Kasi nga mahal na mahal ko siya. Gusto ko siyang bigyan ng assurance, Mama Mia. Gusto ko siyang bigyan ng assurance na mahal ko siyang totoo. Binigay ko yung account ko sa kanya pero hindi ko hiningi yung account niya. Napapansin ko, Mama Mia, na paminsan-minsan kapag gagala siya sa boarding house ko, ay lagi na lang nakatutok sa cellphone ang kanyang mga mata. Pero hindi ko yun ininda nung una. Hinahayaan ko lang siya dahil baka busy siya at tungkol sa trabaho yung kanyang ginagawa. Hindi rin naman ako nagtatanong kung ano ang ginagawa niya, Mama Mia, at baka maistorbo ko pa siya. Ang routine namin everyday ni Louie ay mag-good morning siya sa akin tapos re-replyan ko siya kapag gabi na. Hanggang sa nabaliktad yun, Mama Mia. Ako na ang nag-good morning sa kanya at gabi na kung replyan niya ako kung minsan nga ay hindi na niya nagagawang mag-reply sa akin. Pero hindi ko pa rin siya kinumpronta. Hindi ko kinumpronta kung bakit naging ganun siya. Iniintindi ko na lang at iniisip ko na lang siguro ay busy talaga siya sa kanyang trabaho. Not until binuksan ko yung cellphone niya habang nandun siya sa boarding house ko at naliligo. Mama Mia, binuksan ko yung cellphone niya dahil alam ko naman ang password nun. Dumiretso ako sa mga messages niya at may nabasa talaga ako. B, kailan ka ba pupunta dito ulit? Miss na kita eh. Pero wala namang pangalan na nakalagay. Ang pangalan lamang, Mama Mia, ay maldita tapos heart emoji. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Hindi ko maintindihan ang ragasan ng damdamin ko noon, Mama Mia. Kaya pala halos hindi na siya nag-a-update sa akin
At gabi na lang niya ako magawang i-chat dahil may iba na pala siya. Hindi ko magawang umiyak nun, Mama Mia. Hindi ko rin siya kinumpronta. Hinayaan ko lang siya dahil pakiramdam ko ay baka na-bore na rin siya sa relationship namin. Baka boring na ako sa kanya. After niyang maligo ay parang wala lang nangyari. Pinilit kong magpaka-okay sa harapan niya. Hindi ko sinabing may nakita ako. Nagbihis siya dahil sabi niya ay pupunta na raw siya sa duty niya. Samantalang ako ay nakatingin lang sa kanya at halos mangiyak-ngiyak na ako noon pero pinipigilan ko lang. Natatakot kasi akong i-confront siya dahil baka bigla niya akong iwanan. Mama Mia, hindi ko kakayanin yon kung sakali. Umalis siya at humalik pa siya sa akin. Ako naman ay nagpanggap na okay lang ako. Habang nasa harapan ko siya, pag alis niya ay dun pa tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Ang sakit pala. Ang sakit pala na maloko ka. Pero nag-focus pa rin ako sa positibong side. Baka nadala lang siya nung babae. Baka yung babae ang nauuna talaga na mag-text sa kanya. Baka yung babae ang nagpapapansin. Kasi nga gwapo yung boyfriend ko. Sabi ko, bibigyan ko muna siya ng panahon at baka talagang nabuburyo lang siya sa relasyon naming dalawa. After a month, ay inoobserbahan ko lang siya, Mama Mia, pero ganun pa rin. Lagi pa rin silang magka-text at nasasaktan na talaga ako nung mga panahon na yon. Dito, Mama Mia, ay kinumpronta ko na talaga si Louie. Inamin naman niya sa akin na nagkamali siya. Pero hindi pa nga siya nagsusorry ay pinatawad ko na siya, Mama Mia. Ganun ko siya kamahal. Handa akong magpakatanga, wag lang niya akong iwan. So yun, naging okay kami. Kinalimutan ko ang kasalanan niya sa akin kahit na ang totoo ay binabangungot ako noon, Mama Mia. Until ginawa na naman niya ulit. Mama Mia, nahuli ko na naman siya ulit. Nag-send yung babae ng video nilang dalawa sa McDo na magka-lips to lips pa talaga. Mama Mia, umiyak ako nung mga panahon na yon. Nakita na lang ako ni Louie na hawak-hawak yung cellphone niya at umiiyak. Love? Lou? Bakit? Bakit hindi mo na lang ako iniwan? Wala naman akong ibang ginawa sa'yo eh. Binigay ko naman lahat ng makakaya ko. Pero bakit ginagawa mo to sa akin? Pagtanong ko noon ay sobra ng pag-iyak ko. Love, sorry. Sorry, hindi ko talaga maiwasan. Sorry, hindi ko na uulitin. Lou, alam mong lagi kitang tatanggapin dahil mahal na mahal kita. Please lang, Lou, huwag mo nang ulitin. Dahil napakasakit eh. Promise, love. Promise, hindi ko na uulitin. Then, nung time na yun, Mama Mia, chinat ko yung babae. Hindi pwedeng hindi ko siya kumprontahin dahil sobra na talaga. Nag-sorry yung babae sa akin dahil ang sabi niya, hindi daw niya alam na may girlfriend si Louie. Mama Mia, inintindi ko dahil syempre babae rin naman ako, diba? Malay ko naman talagang totoo ang sinabi niya at hindi sinabi sa kanya ni Louie ang tungkol sa akin. After noon ay naging okay kaming dalawa ni Louie. Bumalik yung Louie na dati kong unang nakadate. Lagi kaming umaalis, gala dito, gala doon. Si JA naman, Mama Mia, ay chat ng chat pa rin sa akin pero hindi ko na nire-replyan. Kasi nga iniiwasan ko na siya. May one time kasi na hiniram ni Louie yung cellphone ko tapos nakita niyang nagchat sa akin si JA ay inaway niya talaga ako. Kung bakit raw chat ng chat pa rin sa akin si JA. Kaya ayun, umiwas na lang ako, Mama Mia. Dahil alam kong pinagseselosan na ni Louie si JA. Kaya matagal-tagal na rin kaming hindi nagchat at wala na rin akong naging balita sa kanya. At Mama Mia, parang
Nasasanay na rin ako noon na gabi lang ako chinachat ni Louie. Tapos hindi pa mahaba ang chat message na yon dahil lagi niyang sinasabi na pagod raw siya sa trabaho at kailangan na niyang magpahinga. And then as a understanding girlfriend ay hinahayaan ko siya. Hanggang sa may nabasa na naman akong conversation sa cellphone niya. B, ano na? Sabi nung babae. Nag-aantay lang ako, nahihiwalayan niya ako, B. B naman, siguraduhin mo na yan. Oo nga. Doon ako nagising sa katotohanan na hindi nga siguro ako mahal ni Louie, Mama Mia. Doon ako nagising sa katotohanan na parang premyo lang siguro ako sa kanya. O di kaya ay talagang totoong nagsasawa na siya sa akin. Kaya kinausap ko na siya. Lou, ano to? Tanong ko sa kanya. Maghiwalay na tayo, Sang. Sorry. Sorry talaga. Please, Lou, wag mo akong iwan. Tatanggapin kita kahit ilang beses na to. Sorry, Sang, pero ayoko na talaga. Bakit, Lou? Please naman, oh. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Nawala na lang yung nararamdaman ko sa'yo, Sang, eh. Pwede naman nating ibalik yan, eh. Pwede nating ibalik yung feelings mo para sa akin. Please, huwag mo lang akong iwan. Nagmamaakaawa na ako noon, Mama Mia, at iyak nang iyak na ako dahil takot na takot ako noong maiwan ni Louie. Pero sabi niya, nagsasawa na raw siya. Wala naman daw akong pagkukulang. Sobra-sobra pangaraw ang binibigay ko sa kanya. Pwede naman natin itong ma-fix, Lou, please. Grabe yung beg ko sa kanya pero ayaw na niya talaga. Sorry, Sang. Sorry, pero ayoko na talaga. May iba na ba talaga dyan sa puso mo? Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay sumagot siya. Oo, may iba na, Sang. Sorry. Ako na lang, Lou, please. Sang, maawa ka naman sa sarili mo. Huwag ka nang mag-beg sa akin. Dahil ayoko na talaga. Kung yan talaga ang desisyon mo, pwede bang humingi na lang ng pabor? Anong pabor yon? Pwede bang mag-chat pa rin tayo kahit na parang tayo pa rin kahit hanggang monthsary lang natin? Mama Mia, 3 days before noon ay monthsary na naming dalawa. Sige, okay. Act normal, ha? Kinabukasan ay maaga akong pinuntahan ni Louie sa boarding house, Mama Mia, dahil uuwi ako at sasama siya sa akin. Pagdating niya sa boarding house ay pinanindigan niya, Mama Mia, yung sinabi ko na act normal. Kinis niya ako sa forehead na para bang kami pang dalawa. Mama Mia, pinanindigan ko rin yung part ko na hindi ko inisip yung mga nangyayari sa aming dalawa ni Louie. Na-enjoy lang namin yung monthsary namin na yon. Nung nasa biyahe kami, pauwi ng bahay namin, pagdating namin doon ay sweet na sweet si Louie sa akin. Lagi niya akong sinasabihan ng I love you. Walang kaalam-alam ang lola ko sa mga nangyayari sa aming dalawa ni Louie. Wala din naman akong planong sabihin sa kanila. As always, tumambay kami ni Louie sa labas ng bahay namin at magkayakap. Hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko at tumulo na ang mga luha sa mga mata ko. Napakasakit naman ito. Love, please. Huwag ka nang umiyak, sabi ni Louie. Lou, ako na lang ulit, please. Sang, may usapan na tayo, di ba? Sasabihin ko sa'yo lahat-lahat kung bakit umabot tayo sa ganito. Bigyan mo lang ako ng oras. Kailan naman ang oras na yon? Hindi ko na mahintay, eh. Shhh, huwag ka nang maingay. Huwag ka nang umiyak. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa noo. Lou, kahit ilang beses ka pang magkasala sa akin, tatanggapin pa rin kita dahil mahal kita. Sorry talaga, Sang.
Sorry. At yun na nga ang naging last naming pagsasama sa monthsary namin, Mama Mia. Umalis kami ng bahay at nag-date pa kaming dalawa ni Louie. Sinulit namin ang araw na yon dahil alam kong mamimiss ko siya. Mamimiss ko ang sweet Louie ko. Binuhos ko na lahat sa araw na yon. Happy monthsary, love. I love you. Happy monthsary. I love you sobra. All day kaming magkasama ni Louie nung mga panahon na yon at hindi ko inisip na yun na ang magiging huli. In-enjoy ko na lang, Mama Mia, hanggang sa dumating ang gabi at umuwi na nga kami dun sa boarding house ko. Maraming salamat, Lou. Walang problema sa... Last na ba talaga to? Naiiyak kong tanong sa kanya pero pinipigilan ko lang. Sang, yung sinabi ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo lahat-lahat pero hindi muna ngayon. Lou, please. Sabihin mo namang joke lang to eh. Mama Mia, si dinami-dami ng sinabi niya, isa lang ang tumatak sa isip ko. Sang sorry. Nakabuntis ako. Nagsorry siya at umiiyak siya sa akin habang minumura ko siya at sinampal-sampal. Mama Mia, tanggap ko pa eh. Tanggap ko pa kapag nagkakamali siya sa akin pero yung may mabuntis siyang iba, napakahirap nun. Nag-iiyakan kaming dalawa nun. Pinaalis ko siya. Hindi ko na siya pinapunta, Mama Mia. Tapos pumasok na ako sa loob ng kwarto ko. Naglock ako ng pinto ko at umiiyak ako hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan hindi ako pumasok sa paaralan. Kasi nga, magang-maga ang mga mata ko. Yung mga ka-boardmates ko naman ay katok ng katok sa akin pero hindi ko pinapansin. Nag-umpisa na naman akong maiyak. Sa galit ko, Mama Mia, ay pinost ko yung picture nilang dalawa sa McDo na naghahalikan. Kasi nga, nung nakita ko yun sa cellphone niya, ay in-screenshot ko yun at sinend ko sa sarili ko. Pinost ko yun, Mama Mia, with a caption, "Exposing my very loving cheater boyfriend with her baby labs." Tapos pinatay ko yung cellphone ko. Ilang oras bago ko inopen ulit ang cellphone ko, Mama Mia. Gabing-gabi na yon. At ginakabahan ako habang binubuksan ko ang cellphone ko. Napakarami kong notifications, Mama Mia. Napakaraming mga messages. Alam kong mali yung ginawa kong pagpo-post. Alam kong immature yung part na yon, pero nadala lang ako sa sobrang emosyon ko. Ang dami kong messages, Mama Mia. May message ako galing kay JA. Pero ang pinakamaraming message, syempre, galing kay Louie. Sang, please, paki-delete nung post mo. Pupunta ako dyan, mag-usap tayo. Sang, please. Ang dami-dami pa niyang messages na nakalimutan ko na yung iba. Pagtingin ko sa post ko, Mama Mia, ay napakarami ng mga negative comments. Like talagang nakakababa ng pagkababae yung sinasabi nila dun sa babaeng yon at kay Louie. Nakonsensya ako kaya dinilit ko. Chinat ko si Louie, Mama Mia, na sana last chat na niyan yun sa akin. I don't know, Mama Mia, pero bigla akong nakaramdam ng parang nasusukat, nandidiri ako kay Louie. Hindi ko na siya nagugustuhan. Yes, oo, nasasaktan pa rin ako. Pero habang iniisip ko, Mama Mia, ang sakit na dinulot niya sa akin. Habang iniisip ko ang pagkakaroon niya ng babaeng binuntis ay parang nandidiri ako. Kaya ayun, sinabihan ko si Louie na wag nang magpapakita sa akin. Sinabihan ko siya na hayaan na lang ang mga buhay naming dalawa. Pagkatapos noon ay blinak ko na siya sa messenger ko pati na rin sa mismong cellphone ko. Grabe naman ang kwentong ito. Nako, so wala nga. Akala ko pa naman si Louie yung makakatuluyan niya.
Bakit kaya yung ibang lalaki, ano, magaling lang sa umpisa? Ay, charot. Anyways, bukas, nako, ang huling parte ng kwento ni... Sino ba to? Isang, nako naman, bukas sa abangan niyo. Ano ba talagang magiging ending nito? Sino ba talagang endgame nitong si Isang? Abangan niyo bukas. Nako naman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ay, hindi pakikinig pala kahit wala tayong video ngayon kasi weekend. Thank you so much. Nako. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Huwag niyo rin kakalimutan. Ito pinaka-importante na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing may bago tayong video o uploads dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas pong muli, ako ang inyong nag-iisang Mama Mia dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa. Maraming salamat and enjoy the rest of your day. Magandang araw sa inyong lahat.